Ayan po, ang topic po natin for this morning ay beware of covetousness. Teka, ano ba ibig sabihin ng covetousness? Yan. Ang ibig sabihin po ng covetousness po ay kasakiman. Yan po ang pinasabi. So, pag-aaralan po natin ito, bakit natin kailangan pag-aralan ang mag-ingat tayo sa pagiging kasakiman? Yan po. Dahil naaalala niyo po na pag-aralan natin ang nakaraan ay tungkol sa langit. Ano po? Napakaganda ng langit. Ano po? How beautiful heaven must be. Ang ating pinag-aralan last Sunday. Ngayon naman po, ito po ay isang paraan para tayo ay maapunta ng langit. Maiwasan natin ang mga bagay-bagay na nagiging problema o nagiging sanhi ng isang Kristiyano upang hindi maapunta ng langit. Kaya po ngayon, pansinin niyo po ang mata na ito. So, habang nakatitig sa atin ang mata ito, tayo po muna lahat ay manalangin. Let's pray. Panginoon, nadakila sa lahat, salamat po sa umaga ito. Salamat sa aming pong buhay na ibinigay mo upang kami pong lahat magkakapatid ay sama-sama pumarito sa lugar na ito upang magpuri, magsamba, umawit at mag-aral ng iyong salita. Salamat po, Panginoon, dakila sa lahat at gabayan mo kami ang banal na Espiritu sa umaga ito. Salamat po. Sa pangalan po ni Kristo, dito po ang aming pasasalamat at panalangin. Amen. Yung mga nasa likod po, pwede po rin sa harapan, meron pa pong bakansa. At sa loob, meron din po sa loob. Yan. So, pansinin niyo po yung mata na to. Yung mata po, kung titignan niyo po, merong sign na dollar. So, dapat palita ko ng peso yan eh. Para po, titignan natin kung anong ibig sabihin ng mata na ni dollar. So, ano nga po bang epekto ng covetousness? Or, ang epekto ng kasakiman sa buhay ng isang Kristiyano. Ayan. So, alam niyo po, tayo pong lahat ng mga Kristiyano ay nagiging guilty. We are all guilty sa kasalanan na ito. Tayo pong umisang lahat ay nagiging sakim ng mga bagay-bagay na dapat para patungkol kay God. Kahapon nga nag-uusap kami ng kapatid na Elmir. Sabi ko, alam mo po, tayo ay tagapangasiwa ng Diyos. Ang buhay natin, pinapangasiwaan lang tayo na tayo ang mag-istiwa sa buhay natin. Sa mga bagay-bagay na hawak natin, tayo ang mga ngasiwa. Sabi mo, pinag-usapan namin dalawa habang kami pag-uwi ka sa meeting. So, ang epekto ng kasakiman. So, kung titignan natin, ano nga ba ang covetousness? Sa Tagalog, pagiging sakim. So, kung titignan natin, covet after, to stretch oneself, reach after. A thing with a special reference to the thing or object desired and to long after try to gain. So ito pong covetousness sa mga bagay-bagay. Ano mang bagay na sinasabi sa mga bagay, sa gamit, sa mga sa material. Maraming bagay po eh. Na gusto mong i-gain. Gusto mong kunin. Yung mga bagay. Kaya di ba naalala nyo, thou shalt not covet thy wife. Isa sa mga utos ng Panginoon sa Ten Commandments sa mga Israelita. Ano po, na binabanggit. So, huwag mong kamtin o huwag mong kunin yung sinasabi na binabanggit. So, ang covetousness naman po ay having more. Mayroon ka na, gusto mo pang magkaroon ng marami. Teka, masama ba yun? Mali ba yun? Diba? So, anong ibig sabihin ito? Having more, the will to have more, a larger portion, advantage, superiority. Sa plural, covetous thoughts. Plans of fraud and extortion. Tignan nyo po, hindi lamang sa material, pati sa isip natin, yung binabanggit po na kasakiman. So, kunitin na natin, ang Exodus chapter 20, verse 17, nung pinagkaloob kay Moses ang tablet. You shall not covet your neighbor's house. You shall not covet your neighbor's wife, nor his male servant, nor his female servant, nor his ox, nor is donkey, nor anything that is your neighbor. Huwag mo daw kukunin ang mga bagay-bagay na yan sa iyong kapwa. Tignan niyo po. See? So, ang ibig sabihin nito, huwag mong bagay na, hindi naman sa iyo, huwag mo nang kunin, huwag mo nang pagnasaan. Yan yung binabanggit. Napakalupit nga nito, sinabi nito, unang-una, you shall not covet your neighbor's house. Tignan niyo po. Di ba? Tahanan, hindi pa pwede. Tapos sinasabi ng mga nasa mundo natin, you shall not covet your neighbor's wife. Tignan niyo po, no, bawal po yun, sinasabi na binabanggit.
So, sa Romans chapter 13, verse 8, ang sabi, owe no one anything except to love one another, for he who loves another has fulfilled the law. Sabi ng Tagalog, sabi niya, huwag kayong magkautang ng anumaman sa kanino man. Teka, masama bang mangutang? Yan niyo po. Maraming Kristiyano, may utangan na po. Di ba? Sabi niya, kanino man, sa BPI, may utang. Credit card. Hindi po. Sabi niya, maliban na sa mga ibigan kayo, tapagkat ang umiibig sa kanyang kapwa'y nakaganap na ng kausan. So, ang sinasabi nito ng Biblia ni Pablo sa Roma, sabi niya, huwag kayong magkautang ng ano paman. Kasi kung minsan, okay po tayo, sabihin natin na okay mong utang. Pero, kung titignan natin, dapat tayong magbabayad. Kasi po, nagkasama yan sa pagiging sangkin na nanghiram ka ng pera, nanghiram ka ng bagay, hindi ka marunong magsauli, kasama po yan sa kasakiman. Kutipin na natin. So, kasakiman po kasi, ang tubetot nito po, malawak po, general po ang meaning po niyan. Kutipin na natin, na binabagkit niya. Sabi nga niya sa verse 9, tingin po, for the commandment, pinaalala ni Pablo sa mga Israelita sa Roma. Sabi niya, you shall not commit adultery, you shall not murder, you shall not steal, you shall not bear false witness, you shall not covet. Tignan niyo po, kasama doon. So kung titignan niyo po, ang pagsisinungaling, nakabilang din po niya sa kasakiman. Ang pagnanakaw, nakabilang din po sa kasakiman. Yung adultery po, yung sinasabi po, hinakamkam mo yung asawa na may asawa. Tignan niyo po, yung binabanggit, kasama po din yun. Yung pagiging pagpatay ng tao, kasama rin po sa kasakiman yan. So, kung titignan natin, napakalawak na sinasabi ng Panginoon. Kaya sabi niya, you shall not covet. And if there is any other commandment, are all summed up in this saying. You shall love your neighbor as yourself. Bakit sinum up doon? Bakit yun ang suma total? Tignan niyo po. Kasi dito, kung mahal mo ang kapwa mo, hindi ka magnanasa sa kapwa mo. At kung mahal mo ang kapwa mo, hindi ka magkakamkam ng anumang bagay. At kung mahal ang kapwa mo, ikaw ay hindi magiging sakim at ikaw ay tutulong. Katulad ng gawain ng iglesia. Diba? Ang gawain ng iglesia ay tumulong tayo sa mga tao. Pero anong ginagawa ng mga Kristiyano? No? Anong ginagawa ng mga Kristiyano? Tayo kumunsan ay hindi tumutulong. Diba? Mga kabataan, kayo, mga sakim, hindi kayo tumutulong sa magulang ninyo. Hindi po. So masyado tayo nagiging sakim. Na kung minsan, hindi natin nare-realize eh. Ito pala nagiging sanhi na baka itong paraan para hindi tayo makapunta ng langit. Kasi ako, I do believe on myself. Itong pandemic, maraming itinuro sa atin eh. Maraming itinuro ang Panginoon dito eh. Pandemic, most of people naging panic buying. Most of the people thought about themselves na lang, sarili na lang nila. Tignan niyo po. Di ba? So, dapat naisip natin, hindi tayo nagiging mga sarili o nagiging sakin sa bagay-bagay. Sapagkat sabi mo kanina, pinag-usapan namin ni kapatid na Elmir, tayo ay tagapangasiwa lamang. So, kung titignan natin, wala tayong karapatan magkubet ng mga bagay na nasa mundong ito. Sapagkat itong lahat ay pag-aari ng Panginoon. Kaya sabi niya dito sa Colossians chapter 3 verse 5, therefore put to death your members which are on the earth. Yan niyo po sinabi ano yung mga members? Fornication, uncleanness, passion, evil. Sabi niya, evil desire and covetousness. Pansin niyo binanggit ang Panginoon ha? Kasakiman with it idolatry. Tignan niyo po. Diba? Ano yung idolatry? Diyosan. No? Sa pagiging sakin mo pala, ikaw pala yung nagkakaroon ng Diyos-Diyosan. Which is, the Lord's command us, huwag tayong sumamba sa mga Diyos-Diyosan. So, Diyos-Diyosan, or idolatry, or idol, is not just a material thing. Ano po? Yung binabanggit. Sabi niya, patayin nga ninyo. Patayin ninyo. Patayin daw natin. Teka, paano mo mapapatayin? Kuha ko ng kutsilyo. Kaya pala sabi ng Panginoon, kung ang mata mo ang magiging sanhi, para hindi ka pumunta ng kaharian ng Panginoon, ukitin mo. Kung ang kamay mo ay magiging sanhi, putulin mo. Hindi po literal ang sinasabi ng Panginoon. Ang sinasabi ng Panginoon, in connection with the Lord Jesus told us in His ministry,
Ito po ang koneksyon na sinasabi ni Pablo. Yan yun po ang sinasabi. Kaya patayin nga ninyo. Sabi niya, pakikiapit, karumihan, kasamang pita, masamang nasa, at kasakiman. Am I guilty? Guilty ba ako? Sakin ba ako? Tignan niyo po. So it's about time na check natin kung sakin tayo. No? Ang epekto ng COVID-19, epekto ng kasakiman, it blunts the sensitive nerve of blood. Anong ibig sabihin nung sinasabi ng blunts? Para bang nagiging mapurol. No po, ang binabanggit, para bang nawawalan ka na ng pag-ibig sa tao. Kaya pala sinasabi kanina, ito ang dapat gawin, magmahalan kayo. Ito ang nagiging sanhi pala. Ang kasakiman pala ay nawawala na yung para bang sensitive mo na pagmamahal sa tao. Nawawala din po ang iyong love sa iglesia. Tingnan po, sa pagiging sakin natin, nawawala yung pag-ibig mo sa iglesia. Kasi bakit? Sa kisarin mo, you're not going na tutulong sa gawain ng iglesia. Yan po nangyayari. Kaya sabi nga niya sa Jude chapter 10 and verse 11, datapwat ang mga ito'y nanganipusta sa anumang bagay na hindi nila nalalaman. So, kuminsan nila din nalalaman. At sa mga bagay na talagang kanilang nauunawa ay nangapapakasira na gaya ng mga kinapal na walang bait sa aba nila, sabi niya. Buto din, sapagkat sila'y nagsilakad sa daan ni Cain. So, isinabi si Pablo na si Judas, si Jude, isinabi siya na nagsilakad sa daan ni Cain. Bakit nabanggit niya sa Cain? Yan niyo po, Cain ay sobrang sakim. Yan niyo po, kaya nga nawala yung pag-ibig niya, pinatay niya yung kanyang kapatid, kasi Abel. Sakim siya, gusto niya sa kanya lang eh. Diba? So, yung inggit ay nauwi sa kasakiman. At yung kasakiman, nauwi sa pagpamatay. Tignan niyo po, yun po yung nangyayari sa buhay ng tao, nag-i-improve po ang kasalanan eh. Kaya we should be aware, no, sa kasalanan, sa buhay natin, na ito ay nag-i-improve. Yung kasakiman mo, dadagdag yan eh. Nung mawala yung pag-ibig mo, magiging mapurol ang pag-ibig mo sa mga tao, sa iglesia, sa gawain, so yung mga bagay na ganyan. Kasi sinasabi ng Panginoon sa atin, sabi niya, tignan niyo po, at nagsidalungong na walang pagpipigil sa kamalian ni Balaam. Balaam is Diyos-Diyosan nila ng araw. At consider ito na si Diablo. Kaya sabi niya dito, dahil sa upa at nangapahamak sa pagsalangsang ni Kore. So binanggit niya si Kore. Si Kore ay isang tao din ng panahon ng Israelita na napakasamang tao din. Kaya kung titignan natin, sabi nga ni Bertrand, ang mga ito'y pawang mga batong natatago sa inyong piging na pag-iibigan. Kung sila'y nakipagpiging sa inyo, mga pastor na walang takot na nangpapasabsab sa kanilang sarili. Hindi niya pong binanggit dito, ha? Mga pastor, sa Tagalog, binanggit sa pastor. Hindi niya po, na nagpapakasasa sa kanilang sarili. Kaya po ang mga ministro, kung may mga ministro na nanonood, mga preacher na nanonood ngayon, hindi po kayo pwedeng maging sakim. Kailanman. Yung mga nagpapanggap-panggap na nagaan at sasalita ng pagtuturo ng Panginoon, pero may mga sariling motibo, kasakiman po yan. Kaya kung titingnan natin, sabi niya rito, no? Mga alapaap na walang tubig, na tinatangay ng mga hangin, mga punong kahoy na taginaw na walang bunga, na makalawang na namatay, na binunot pati ugat, mga mabangit na alon sa dagat na pinagbubula ang kanilang sariling kahihiyan. Tignan niyo pong binanggit, napakaano, no? Na, sabi niya, pinagbubula ang kanilang sariling kahihiyan. Mga bituing gala na siyang pinagdaanan ng kusikit ng kadiliman magpakailanman. Yan yung binabanggit ni Jude sa verse 12 hanggang 13. Kaya sabi niya, ang epekto ng COVID-19 na ito, pangalawa ay, it blurred the picture of life. Yun. Alam mo yung blur? Di ba meron tayo sa app natin, yung pinablur yung mga picture, lumalabo. Yan, lumalabo ang buhay mo ngayon. Akala mo lang marinaw ka, pero lumalabo ang buhay mo sa paningin ng Diyos. Kaya po yan ang epekto ng pag-disakit. Tingnan natin ang mga Biblia. Be diligent to come to me quickly, sabi ng Panginoon. Magmasikap kayo na lumapit sa akin. For Demas, si Demas po, yan yung po tinabi ha. Si Demas ay isa po mga lingkod ng Panginoon sa bagong dipan. Sabi niya, for Demas are forsaken me. Yan po. Iniwan ako ni Demas, sabi ni Pablo.
having loved this present world, mas minahal niya ang mundong ito. Kaya mga kapatid, yung mga kapatid na hindi nagsasamba, hindi nag-face to face hanggang ngayon, mga sakim kayo, sakim kayo sa sarili ninyo. Kung narinig niyo ako sa online ngayon, hindi kayo nag-face to face, natatakot kayo. Pero hindi kayo takot-takot pumunta ng mall, hindi kayo takot pumunta ng Boracay o ng paano-anumang place dyan. Pero natatakot kayo makipagsamba sa mga kapatiran. Malaking kasakiman po yan. Tinan niyo po. Kaya sinasabi niya rito, and has departed for Thessalonica, present for Galatia, Titus for the Dalmatia. So, sinasabi niya po rito sa 2 Timothy chapter 4, verse 10, Demas. Demas forsaken. Sabi naman. 1 John chapter 2, alam na natin ito eh. Diba, huwag niyong ibigin ang mundo. Tinan niyo po. Huwag ninyong ibigin ang sanglibutan ni ang mga bagay na nasa sanglibutan. Teka, masama pang umibig sa sanglibutan? Ang sinasabi po ng Panginoon dito sa sanglibutan, yung kamunduhan. Hindi po yung sanglibutan, hindi yung mga halaman, kung may mga plantita kayo, plantito ka sa inyo, hindi po yung sinasabi ng Panginoon. Ang sinasabi ng Panginoon dito yung kamunduhan na naghihiwalay sa iyo, sa Kanya. Sapagkat tinan niyo po, napakamahal tayo ng Diyos eh. Yun yung binitawang salita kakapagkapo ni Brother Elmer habang kami gumabiyahe. Sabi ni Elmer sa akin, alam mo po, yung buhay natin, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon. Pero bakit may mga Kristiyanong ayaw magbago? Sabi ko, ganyan talaga ang buhay, bro. Kasi nagiging sakin. Sakin sila sa sarili nila. So yun yung nangita natin. Kaya sabi niya, yung verse 16, sapagkat ang lahat ng nangasang sinibutan ay ang masamang pita ng laman at ang masamang pita ng mga mata at kapalaluan. Yun yung kamunduhang sinasabi ng Diyos. Yun yung po, hindi yung nature, hindi yung mga bagay-bagay na natin, kundi yung kamunduhan. At ang sanglibutan ay lumilipas at ang masamang kita niya o datapat ang gumagawa ng kalooban. Masin nyo mabuti, datapat ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananahan magpakailanman. Ang sinasabi na binabanggit. Kaya kung tingnan na natin, ang pangatlong epekto, it banishes the fruit of generosity. Mawawala ang bunga ng pagiging generosity mo. Mapagbigay. Yan po. Christian must be generous. Generous ka dapat sa oras mo pagdating kay God. Generous ka dapat sa pera mo pagdating sa Panginoon. Generous ka dapat sa pera mo pagdating mo sa pagtulong sa kapwa. Generous ka dapat sa mga ginagawa mo pagdating sa Panginoon. Dapat po lahat tayo. Ibig sabihin ng generous, mapagbigay. May bukal na puso na tumulong sa tao. Yan po ang ibig sabihin na binabanggit. Diba? Mayroon kang taos puso na hindi ka na kailangan sabihan para magsamba ng linggo. May taos puso na hindi ka na kailangan paalalahanan na magsamba ka ng linggo. Yun po yung generous na tinasabi na binabanggit. Kaya sabi niya, at ang magasik ng mga dawagan ay yaong dumiritig na salita. Ngunit ang pagsusumakit na ukol sa sanglibutan at ang daya ng mga kayamanan ay siyang umiinis sa salita. At yaoy nagiging walang bunga. Tignan niyo po. Ano yun? Kayamanan, sabi niya, dito sa sanglibutan. Yan ang mga bagay na nag-aalis sa iyo sa salita ng Diyos. Parable of the sower ito. Tignan niyo po. Yung mga binhi na natapos sa dawagan. Narinig ang salita ng Diyos. Pero asip, wala. Diba? Yung sinasabi ko lagi sa mga kabataan na nandito, yung Bible study kayo, hindi lang ang Bible study ang buhay. Ang buhay ay pag-apply kung ano ang inyong mga narinig. Tandaan niyo po, ang buhay, sandali lang. Napakasandali ng buhay natin. Hindi yan natin nalalaman. Paano kung masumpungan ka may kasakiman sa buhay mo? Diba? Paano? Huwag natin sayangin ang ating mga buhay, kapatid. At ang nahulog sa dawagan na ito ay mga karinang inig, samantalang sila ay nagsisiyaon sa kanilang lakad, ay iniinis sila ng pagsusumakit sa mga kayamanan at kalayawan sa buhay na ito. Ang buhay Kristiyano, masikap tayo, pero meron pong humahatak sa atin. Eh. Yan po sinasabi, umiinis. Ano yung mga humahatak sa atin? Yung mga salita ng Panginoon na hinaalis sa buhay natin. Yung kamunduhan.
isa nga po dyan ang pagiging sakim. Di ba? Masyado tayong nagiging maluho sa buhay natin. Totoo naman po yun, di ba? Nagiging marangya tayo. Katulad ng pagbibigay sa iglesia, pansinin po ninyo, hindi tayong nire-require ng Panginoon ng mga bagay na magbigay ng amount na ganito. Ang sinasabi ng Panginoon, magdalog tayo ng pukat sa puso natin ng may kaligayahan. Tingnan mo, kung ano ang saya mo na bumili ng isang bagong cellphone, dapat ganun natin kasaya magkaloob sa kaigad. Kung ano ang saya mo na makabili ng bagong sapatos, dapat ganun natin kasaya tumulong sa ibang tao. Yun po yun. Sinasabi. Diba? So kung minsan masyado tayong masayang magkaroon ng makamit natin ang mga material na bagay. Pero pagdating sa pagtulong, sabi nga sa meeting namin, no, may mga kongregasyon nga, pagdating ng outing, gumagastos ng 10,000. Pero pagdating sa evangelism, bakit? Tama na yung 2,000. Bakit ganun? Kaya nga tumayo ako eh. Sabi ko, Brad, kami wala kami outing ha. Hindi kami nag-outing. Sabi ko, kasi wala kami salapi. Tinutulong namin sa ibang tao lahat. Yun yun. See? So, totoo nga naman nangyayari, di ba? Ang sinin ninyo? Di ba? Ang tao eh, pagdating sa gawain ng Panginoon, parang wala eh. Bible study tayo ha, ilan ang darating? Tignan niyo po, mag-outing tayo, ay naku po, ang dami-dami. Magkaroon tayo ng kainan, magbigayan tayo ng bigat, ang daming tao. Di ba? Pag inakalimutan pa yung pangalan, ba't ako hindi nabigyan, ba't ako hindi wala. Tignan niyo po, yan ang totoong nangyayari sa mundo natin. Yan ang totoong nangyayari. Mga kapatid, sayang po ang langit. How beautiful heaven must be. Ayan, no po? Kaya sabi ng Panginoon, ang epekto pang-apat natin, it breeds the worm of discontent. Aba, para pang may sumisibol ng mga uod na hindi ka na magiging contento. Yun po, anong ibig niya? Yan natin sa Biblia. If anyone teaches otherwise and does not consent to wholesome words, even the words of our Lord Jesus Christ and to the doctrine which accords with godliness. Kaya po sinasabi, ang ginabang kung hindi ka nakikiayon, if you does not and does not consent to wholesome words, hindi mo pinamumuhay ang salita ng Panginoon. Kaya sabi niya, ang gayon ay palalo. Hipokrito. Walang nalalamang anumano kundi may sakit sa mga usapan at mga pagtatalo sa mga salitang binagbubuhatan ng kapananggindian, mga pagkakaalit, sabi niya, mga pangalipunta, mga masamang akala. Yun po, ang kasakiman pala, ito pa rin pala nagiging bunga, no? Kaya pala mayroon ng kakampi-kampi, eh. Sakin ka eh. Kaya pala mayroon yung nagtatalo-talo eh. Sa kinte eh. Kaya sabi niya dapat yung salita ng Panginoon eh. If the word of God told you then, there is no reason, walang reason, para ka may pagtalo. Ito yung sinabi ng Panginoon eh. Hindi na dapat may pagtalo. Yun ang sinabi ng Diyos eh. Hindi po, the more you reason out against the word of God, you become covetous. Nagiging sakin ka. Kaya sabi niya, pagtatal-talan ng mga taong masasama ang pag-iisip at salat sa katotohanan na nagsisipag-akala na ang kabanalan ay paraan ng pakinabang. Ayan. Po, para bang sinasabi nila yung mga pagiging ipokrito nga po kung yung sabi nito. So, this is now godliness with contentment is great gain. Ayan. So, mga kapatid, maging contento po tayo. Maging contento ka sa pagtulong sa iglesia. Huwag mong isipin kung saan ang pupunta yung binibigay mo sa iglesia. Maging contento ka. Mga parento. Pero pagiging contento po sa pagbibigay ng iglesia, hindi po yung pakarampot ha. Ang sinabi ng Panginoon kung paano ka pinagpala, doon ka magkaloob. Kaya yung mga bata na nag-aaral dito, no, kung paano kayo, binigyan ng mga magulang ninyo ng salapi, tingnan ninyo paano magbigay. Yung mga nagtatrabaho dito, tingnan po ninyo kung ano yung pinatanggap ninyo. Baka po nasusobraan ng puro sarili na lang ang ating iniisip. Isipin po natin ang iglesia siyang nagbigay sa atin ng pag-asa upang tayo'y pumuroon sa langit sapagkat ang dapat wala sa loob ng iglesia
hindi po paroroon sa langit. Kaya dapat nasa loob tayong lahat. At habang nasa loob tayo, nagsisikap tayo ng sinasabing godliness. For we brought nothing into this world and it's certain we can carry nothing out. And having food and clothing with this, we shall be content. Tignan niyo po, wala kang madadala palabas sa mundo ito. Tandaan po natin mga kapatid dyan. At panglima natin yung epekto. 1, 2, 3, 4, 5, panglima nga po. It burdens the spirit with sorrow. Tandaan niyo po, alam niyo po yung pagiging sakit. Para bang nagkakaroon ka ng digat eh. No, hindi niyo po sinasabi dito. Yan niyo po sinasabi. Kapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Naniniwala po kayo dito? Money is the root of all evil. Hindi masama ang pera. Binibigyan ka nga ng pera ng Diyos eh. Hindi masama ang pera. Nagiging masama ang pera pag kinakamkam mo at hindi ka tumulong. Ay, brother Danny, pag nagsweldo ako, bibigyan ko sa Panginoon. Nung nagsweldo ko, ano bibigyan ko kay God? Tignan niyo po. Diba? Lord, pagpalahain mo lang ako, bibigyan ko talaga sa iyo. Nung binigyan ka ng Panginoon, ano ang ginawa mo? Diba? Ananias and Sapphira, ano sabi? Hindi po, bibigyan namin lahat ng pinabilan namin ng gamit namin, lupa namin. Aba, nung nakita nila, ang laki pa na ng pera. Tignan niyo po. Nagnasa na sila. Pero pangako nila para kay God yun eh. Kay God na yun eh. Bibigyan na nila eh. Nung nakita naman lang yung pera. Ito na lang ba? Ito ba ang pinagkakitaan? Oo, yan na lang. Sabi ni Pedro, nagsinungaling kayo sa banal na Espiritu na Diyos. Itong araw na ito, mamamatay ka. Tingnan niyo po, kaya nagiging yung salapi. No? Kaya kanina yung mata natin, di ba? Yung mata, may pera. So yun yung nagiging ugat eh. Yung naman, para bang nagiging sa pinto tayo na impit na para kay God. No? Kaya po yung mga nagbigay para kay God at nawala. Malaki pong kasalanan po yan. Tandaan niyo po. At nangako ka na para kay God ito. Kay God mo ibigay yan. Huwag mo nang babawasan kung pinangako mo na. Kasabi mo ngayon, ay hindi na lang ako mangangako. Palusot ano, hindi na ako mangangako kay God. Tignan niyo po, bibigyan na lang ako. Alam pa din ng Diyos ang puso at isip natin. Ayan, no? Ang sinasabi. Kaya sabi niya dito, pang-anim, it blinds one to the meaning true meaning of life. Nagpupulat pa tayo sa tunay na kalugan ng buhay. Alam niyo po, ito po kasi ang buhay. Our life is a loving life. Ang buhay natin ay buhay na nagbibigay. Yan ang tungkulin ng tao. Wala nang iba. If you love, you'll do everything for the Lord. If you give, wala kang inisip kundi ang tumulong sa kapwa. Sabi ko nga, isa sa mga prinsipyo ko, give more. The Lord will give more sa iyo. Sabi ko nga, give your life to God and God will give His life to you. Tignan niyo po ang sinasabi. Kaya po, ano pang sinabi ni Spirit? Now a certain ruler asked him, saying, good teacher, what shall I do to inherit eternal life? Ang sagot ni Kristo. So Jesus said to him, why do you call me good? No one is good but one. God is God. You know the commandments. Sabi niya, ang sagot ni Kristo, alam mo ang utos eh. Do not commit adultery, do not murder, do not steal, do not bear false witness, honor your father and your mother. Sabi niya, and he said, all these things. Sabi nung ano, mayaman na, ay, nagawa ko na lahat yan. Pero sinamagabi ni Kristo. So when Jesus heard this thing, na narinig niyo, sinabi niya, you still lack one thing. May kulang ka pa. Kaya sabi ko nga, hindi nangangahulugan sa tiyano ka, hindi nangangahulugan preacher ako, hindi nangangahulugan ikaw, eh, lagi nandito every Sunday. Kaya kawawa yung wala dito pag Sunday. Yun yung po. Kaya sabi doon, may kulang ka pa eh. May kulang ka eh. Sabi ni Pito, ganda no, nagawa ko po lahat yan. Kulang ka. Sell all that you have and distribute to the poor. Yun ang kulang sa buhay natin. Ang pagtulong, ang pagbibigay. Kaya sabi niya doon, and you will have treasure in heaven and come follow me. How beautiful heaven must be. Wow! Ganda! No po? Kaya po ito yung atan niya ng Panginoon. Ganda ng sagot ng Panginoon dito. Yung pinag-aralang istorya nito. Ang ganda ng sagot ng Panginoon eh. Kaya mo sabi, Kristiyano ko! Oo, Kristiyano ka nga. Pero may kulang ka pa eh. Kapag hindi natin ginagawa ito,
we shall not be able to enter heaven for the rest of God. But when we hear this, narinig ito, nalungkot siya. Yun po yung sabi ko, nawala yung kanyang yung true meaning of life. The true meaning of life is a giving life. Sabi na niya, he became very, yun po sinabi ha, he became very sorrowful. Sobrang nalungkot siya eh. Kasi napakayaman niya eh. Nalungkot siya. Pinagsikapan ko to. Oo, pinagsikapan niya. Tama ka. Pinagsikapan natin ang ating ari, di ba? Pero, sino ba nabigay niyan? Kahit na nagsikap ka eh. God gave it to you everything. Na pinagsikapan mo, pero sa pagsisikap mo, dapat hindi ka nagiging masyadong sakit. Ano ba naman yung itulong mo? Ano ba naman yung tumulong ka sa Panginoon? Ano ba yung may tumulong ka sa kapwa mo? Whatever na ginawa mo sa kapwa mo, ginawa mo sa akin, sabi ng Panginoong Hesus Kristo. Ano ba naman yung itulong natin? Ano ba naman yung ibigay mo yung oras mo pag-araw ng Linggo? Diba? Uunahin mo pa ba yung paglalaba mo? Uunahin mo pa ba yung pag-motor mo? Uunahin mo pa ba yung pagpunta ba sa ibang lugar? Tingnan niyo po. Diba? Ano ba naman yung Linggo ibigay mo kay God? Meron na nga umaga, meron na nga hapon, mag-worship, tapos wala ka pa. Ano ba naman yun? Diba? Sino ba nagbigay sa'yo ng talento? Sino ba nagbigay sa'yo ng isip? Puro module ang iniisip mo. Module. Sige nga, bakit nangyayari? Ano nangyayari? Kaya sabi ng Panginoon, how hard is for those who have riches to enter the kingdom of God? It's not just yung yaman na sinasabi dito, ha? Lahat tayo mayaman. Everyone in this room are rich. Lahat tayo mayaman. Walang mahirap dito, tandaan niyo po. Diba? Dahil tayong lahat ay anak ng Panginoon. Kaya sabi niya, no? At uli-uli natin, it blocks the devotee with misery. Magkakaroon ng kalungkutan. Datapat ang mga nagsisipag nga sa yumaman ay nanghuhulog sa tukso at sa silo at maraming mga kitang hangal at nakakasama na siyang naglulubog sa mga tao sa kapahamakan at kamatayan. Walang masama pong yumaman. Magpayaman po tayo. Magsikap kayo, mga kabataan. Mag-aral kayo. No, tapusin yung pag-aral nyo, magtrabaho kayo ng maayos, mag-ipon kayo para makatulong kayo sa tao. Yun po yung point doon, magpayaman. Para makatulong kayo sa magulang ninyo, makatulong kayo sa kapwa-tao ninyo. It's not for you, hindi sa sarili mo. Kaya pag sinarili mo yan, doon, kasakin. Kaya po magsikap kayo, magpayaman kayo. Pero magpayaman kayo na kasamman ninyo ang iglesia ng Panginoong Jesus sa pagpapayaman ninyo. Huwag ninyong kakalimutan ng Panginoon. Sa pagyaman mo, lagi mong kasama ang Diyos. Tandaan mo, yumaman ka dahil may Diyos. Okay? Hindi dahil sa sarili mong pagsisikap. Kaya po, bantayan natin ang lahat ng mga bagay na magsisira sa buhay natin. Guard against all covetousness sa buhay natin. Tayong lahat po nangalangin. Mapasalamat kay God. Lord God, salamat po. At muli mo kami pinalalahanan. Tunay yung ma, kami pong lahat ay guilty. Nagiging sakin kami sa aming buhay. Bagamat dahil po sa iyong awa, pag-ibig, pagmamahal, patuloy mo kami tinuturuan, patuloy mo gustong itulid ang aming buhay. Kaya tulungan mo kami, Panginoon. Tulungan mo kami na matulid po namin ang aming buhay. Kami pong lahat, magkakapatid, ay sama-sama maging manatili, maging matatag, na naglilingkod, at higit sa lahat, nagsasamba ng sama-sama. Salamat po. Sa amin po ang mga pagkakamali, patawarin mo kami, Panginoong Diyos. Marami pong salamat sa mga aral na aming narinig sa umaga nito. Ito po dalangin namin pasalamat. Sa pangalan po ni Jesus. Amen.